Bongbong Marcos. Mm-hmm. Di ba nangako po siya nung kampanya na ibalik natin yan sa 20, yung kilo ng bigas. Kakayanin bang ibaba sa 20 pesos ang kilo ng bigas? Mahirap yun. Kasi NFA lang ngayon, magkano na? 35, 37. NFA lang to. Paano pa yung mga deklase na bigas? Ang kilo dati naging kalahati dahil nga na mahal yung bigas. Biro mo ang mahal ng bigas. Magkano laki nakikita ng tao? Sa pinakahuling SWS survey, inflation ang pinakamalaking problema ng mga Pinoy. Una sa listahan, presyo ng bigas, ang malaking balita noong kampanya. Pero may paglilinaw si Pangulong Bongbong, pagkatapos nga lang ng eleksyon. That's the aspiration. Kausap ko na yung mga ibang trader. Baka pwede nating i-hold ng ilang buwan yung presyo ngayon. I think we'll be able to do it as a first step. Di na nagulat si Anastacio de Leon, isang magsasaka sa Kalumpit, Bulacan. Iyon, kasi madaling magsalita. No? Sasabihin mong 20, anong pamamaraan mo para maging 20? Di ba? Imposible yun eh. Lagay na natin sa 40 yung ano, sa 40 yung bigas. Tapos eh, kukunin nila sa amin ng ano, ng 16 to 17 eh, yun nga lang eh. Hirap pa rin eh. Eh, gawin mo pang 20. Kasi pag ginawa nilang 20, yung palay bababa. Baka maging 10 na lang o 8. Ganun yun, ganun lang. Di ba, i-atras mo rin. Paanong mangyayari yun? Tumataas daw ang presyo ng bigas dahil lumalaki ang gastusin sa pagsasaka. Mula sa pagpapabungkal ng lupa, upa sa pagtatanim, hanggang sa presyo ng pataba at pesticides. Eh saan mo babawiin yun? De kung ang magsasakay hindi lang din kikita, palagay ko ang magsasakay hindi na magtatanim. Sabi ni dating Agriculture Secretary William Dar, kailangan ng mga magsasaka ng saklolo. We have requested the national government to give us about 6 billion pesos more so that a total of 9 billion will be needed to give us fertilizer subsidy this wet season planting. If we continue to have this low usage of fertilizers, itong wet season, this is now the time to plant. So in another 3-4 months, then the harvest will be really be down. Sabi pa ni Dar, maaari pang ang tumaas ang presyo ng bigas ng 6 pesos kada kilo sa pagtatapos ng 2022. I like the aspiration of our President Bongbong Marcos. But when you say the timeline is to produce it and sell rice early 2023, 20 pesos po, then you have to heavily subsidize. Ito ang sabi ng bagong Pangulo. I have decided to take on the portfolio of Secretary of Agriculture at least for now to make it clear to everyone what a high priority we put on the agricultural sector, but also as a practical matter so that things move quickly because the events of the global economy are moving very quickly. At maraming umaasa sa kanya kahit hindi Marcos ang binoto noong eleksyon. Eh siguro kung gugustuhin niya, gagawin niya. Paniwala ni Gloria Guades ng Kalumpit, Bulacan, tama lang natutukan ng presidente ang agrikultura. Kasi depende din naman sa ani ng magsasakayan eh. Saka sa dating ng ani ng magsasakap, bigyan ng financial, yan ang pinaka-the best. Saka yung mga makinarya. Level up na tayo, patulad sa ibang bansa. Tiwala si Teresita Mercado na tutupad sa pangako ang kanyang kandidato. Kasi yung kanya namang pinangako noon, eh hindi pa niya masyadong nakikita ang sitwasyon ng ano, dahil di naman niya sigurado pa kung ano yung magiging takbo kung siya nga mananalo noon, di ba? Eh ngayon nananalo siya, inti-inti niya pinag-aaralan kasi hindi pa niya na ano ngayon yung takbo ng ekonomiya, di ba? Ayan, hindi pa rin niya masasabi yung 20 masusunod. Katulad ni Teresita, malaki rin ang sampalataya ni Evelyn Santos kay BBM. Handa siyang maghintay. Sa panahon natin ngayon, parang mahihirapan din siya. Maaaring ibaba niya, pero hindi hanggang 20 pesos. Mangyari man yun, baka matagal pang proseso. Para kay Mang Anastacio, anuman ang gawin o magawa ni BBM sa presyo ng bigas,
Huwag kalimutan ang mga kailangan ng magsasakang katulad niya. Eh paano mo ibababa yung bigla, yung presyo ng bigas, eh hindi naman bumababa yung mga pangunahing gamit ng magsasaka. Kung maaari, tulungan sa financial na pautangin ng walang tubo, i-seminar na yung inutang nila, ibabalik din lang. Eh kaya nga, ang pagsasaka, hindi puro sipag lang eh. Mag-iisip ka rin, paano ka ba gaganda yung pagsasaka mo, hindi naman nakukuha puro sa lakas ng katawan. Ako si Nika Hanopol, ang inyong tagagalugad ng facts para sa What the F podcast ng Vera Files. Bigyang halaga natin ang wikang Filipino ngayong buwan ng wika sa aming susunod na episode sa Agosto 23.